Ibinabato ngayon kay presidential candidate Isko Moreno ang issue sa ibinenta niyang Divisoria Market sa halagang halos 1.5 billion pesos. Ang sagot dyan ni Yorme sa report ni Romel Lopez. Double time sa pangangampanya sa Misamis Oriental si Mayor Isko Moreno. Bukod sa infrastructure, kuryente at tubig, kapayapaan sa rehiyon ang pangako ni Yorme sa mga taga Mindanao. We don't negotiate with terrorists, definitely. But if they want to make sense, wala namang masamang magkaroon tayo ng tenga kung kanino man na gustong baka magbago na ng buhay o baka pagod na rin. Naharap ngayon si Isko sa kontrobersya kaugnay ng pagbebenta sa Divisoria Market sa halagang 1.4 billion pesos. Paglilinaw ni Yorme, walang korupsyon dyan. Panahon pa raw ng tatay ni mayoral candidate Alex Lopez na si dating Manila Mayor Mel Lopez nang pasukin ang lease agreement para sa Divisoria Market. Underperforming na raw ito at hindi na nakokolekta ang bayad sa mga renta kaya nalugi. Hanggat maaari may paggalang ako sa mga namatay na eh. Ha? But data will show that his father who did it to expose the city government in a very gravely disadvantageous situation. And history will judge me. Ginamit ang perang pinagbentahan sa Divisoria para mapondohan ang mga proyekto ng Maynila para makabangon ang ekonomiya mula sa epekto ng pandemya. Kahapon muling inihirit isang 203 billion pesos na utang ng isang pamilya sa panahong maraming nagugutom. Buwelta niya sa sinasabi ng kampo ni Marcos na namumulitika ka lang siya. Dalawang bagay lang. Nagsisinungaling yung kampo niya. O nagsisinungaling yung korupsyon. Kayo na lang ang usap. Humiling na sa Korte Suprema ang partido ni Isko na Aksyon Demokratiko ng Certificate of Finality tungkol sa desisyon ng 203 billion estate tax na utang ng pamilya Marcos. Nagbabalita mula sa Frontline, Romel Lopez, News 5.